Hi, good morning. Welcome back to our channel. So for today, we have an appointment sa isang vet clinic na may nag-specialize sa mga teeth problems. Kaya kami pupunta ng vet clinic is because of this baby girl, si what's her name? Biscuit? Wow. Biscuit Chloe. Si Biscuit kasi napansin na itan last week, yung ngipin niya sa baba is minatanggal na isa. Then, dapat sabi niya, hindi na daw natatanggal yung mga adult teeth kasi, siya, 1 year, 9 months old. So, dapat, hindi na nga yun natatanggal. And then, kaya kami pupunta ngayon. Dapat last week pa kami pupunta, kaya lang kasi yung vet na clinic na pupuntahan namin, kailangan meron kang appointment. Eh, parang puno na yung slots. Ito na yung best time for us, Sunday, 11 a.m. So, it's 10:39. So, malapit lang naman dito yon and wala naman siguro ng traffic. Wawa naman na baby girl. Aww. So, yun, if you want to know what's her problem, just keep on watching. So, it's 10:45. Andun na kami sa parking ng vet clinic. Pag-parking sa Ethan. And, yan. I think it's too early. Pasok na ba tayo after mag-park? Ano ulit pangalan, sir? Biscuit po. Biscuit. Thank you. Thank you. So, kinuha na si Biscuit ni Kuya. Ano pangalan ni Kuya Tan? Hindi ko. Hindi ko. Medyo naloka pa kami kasi akala namin 11 yung appointment namin today. Yun pala 10. Napakagaling kasi nitong nag-book. Tinanong ko pa siya anong oras. Sabi niya 11. Sure na sure siya. Yun pala 10 to 11 kami. Buti dumating kami inuusap namin si Kuya mga 10:47. Buti na lang, inaccept pa kami kasi daw yung dental procedure is mahaba. So yun, mabait naman sila. Kinuha na si Biscuit and andito lang kami ngayon sa car kasi bawal yung pet owner pumasok. Siyempre kasi may pandemic. Protocol. Yun yung protocol nila siguro para hindi na sila mahirapan. Maginis-linis, kakapasok ng mga pet owner. So bawal talaga mahigpit. So, dito lang, inaantay lang namin. Kanino kinakausap kami nila, lapit-lapitan lang kami dito. Anong gagawin natin ngayon? Antayin lang natin. Wait. Eh, oras yun. Siguro magtanong lang tayo ng mga update ko ano nang ginagawa sa kanya. A few moments later. Oh my God! Ah! Nagmamobile legends ako guys kasi ang tagal ni Biscuit. Mag 1 hour na kami dito. Bro lang to. Ako si Layla. First blood. So ayan, siya naman ngayon yung nagmamobile legends. Pinalaro ko sa kanya kasi naka-brawl yan. Ang character is si Lilia. Hindi ko siya alam ganun alam gagamitin. So, ang ano niya is 1-1. Is that 8 or 5? 1. Ayaw pakita. A few inches later. Isang possible reason kaya siguro natanggal yung ipin ni Biscuit sa gift na mismo. Or kung bakit umuuga din yung iba. Yung katabi na dalawa dito umuuga. Kasi nung last June, tuwing nag-grocery ako, binibilang ko sila ng slice ng pata or kaya ng buto-buto. Ang ginagawa ko, binaboil ko sa water yon and a little bit of salt. Then kapag kakain sila, pinapakain ko yung laman. After nila kainin yung laman, ipapangat-ngat ko yung bone. Kaya ako pinapangat-ngat yung bone. I know it's not
parang hindi ata recommended yung cook bone, di ba? Ano ba yung recommended? Dapat daw yung raw. Eh, kaya lang nakakadiri naman kasi may mga dugo-dugo. So, ako lang naman yun kasi yun. Kasi, kaya ako pinapangat-ngat kasi dala-dalawa yung mga panganap. Dalawa dito, dalawa dito, dalawa dito, dalawa dito. Hmm. Hindi pa natatanggal yun. Yun yung gusto kong matanggal. What? Milk teeth. Hindi pa natatanggal yun. Yun yung gusto kong matanggal, yung mga milk teeth nila. Ang natanggal yung gitna. Actually, hindi nga ako sure kung natanggal ba talaga yung gitna. Baka kasi nakita ko, malambot yung gums niya. So, dahil baka malambot, baka na-dislocate yung iba. Tapos nagka-space na lang. So, hindi ko pa alam. So, tumawag yung doctor. Kasi siguro, tumawag kay Ethan. Siguro kaya kay Ethan tumawag kasi siya yung nag-registered appointment. Nag-set appointment. Then, contact number niya nilagay. Pero kasi ako talaga yung pet owner ni Biscuit na. So, ano yung mga tinanong sa'yo ni Doc? Ano pangalan ng doctor? Si Doc Ann. Si Doc Ann. Hi, Doc Ann. Okay, yung anong sabi sa'yo? Tinatanong ni Doc Ann kung ano raw yung iti-checkup kay Biscuit. Ano yung iti-checkup kay Biscuit? O, syempre, yung sinabi, so, sinabi ko na concern is may natanggal kasi na ipin sa lower part ng teeth niya sa gitna, and then yung apat na ipin nakatabi umuuga. So yun na rin yung sinabi namin kanina sa inyo. Then ano pa tinanong? Yun lang. Tinanong kung malakas kumain. Sabi ko kumakain naman. Oo, malakas siya kumain. Then, so recently, simula nung last week, hindi talaga namin siya binibigyan ng matitigas na food like bone, dental sticks, kahit sa food niya, lagi ko naman, sa food, lagi ko naman ginugunting yung mga food nila. Kasi ayoko nahihirapan sila, muya ng muya. So, pag kay Biscuit, talagang medyo maliliit yung mga meat, mga ganun. Parang lunok na lang siya ng lunok, less yung pagkagat niya kasi nga mahina yung ngipin niya. And then, tatawag na lang ulit si Dupan. So, ganun pala yung procedure nila. Hindi sila lalabas, tatawag lang sila. So, uwi na kaya tayo. Joke. 1 hour later. So, tumawag na ulit yung doctor. So, it's currently 12 p.m. Almost 1 hour na kami dito. Inaantay namin. Tapos na yung blood test niya. And, ang sabi ng doctor is okay naman yung kidney niya. Walang nakita. But, ano yung nakita? Mababa yung platelet niya. And then, mababa yung liver. Sa liver yun. Na. And then, yung isang enzyme sa liver medyo mataas daw. So, bibigyan siya ng supplement, B-complex. So, ano yung reason kung bakit may mataas dun sa enzyme sa liver? Sabi ni Doc, mataas daw yung protein ng diet nila. So, mataas talaga kasi ang lagi nilang kinakain, chimken, gizzard, and minsan liver lang. Tapos, binibigyan ko naman sila ng dog food. Ang dog food nila is Biscuit ba yun? Yes. Kaya lang, sobrang piling-pili lang ang pagkain nila noon. Gusto naman nila, kaya lang hindi kasing lakas ang pagkain nila sa pag-chicken, ganun. So, baka haluan namin ng gulay yung food nila, nila Biscuit, para balance yung foods nila when it comes to veggies, protein, yun. So, ano pa yung next step natin? Ano yung iniintay natin? Aside kay Biscuit. Print na yung billing. Billing na lang. So, yun. So, billing na lang. I have 20 here. Wait lang. Okay. She's a happy dog. What? Baby ko, Biscuit. Are you happy? What? Ano sabi sa'yo ng doctor? Kain ka na daw ng veggies. Magpo chimkin. Uy, baby? So, ano yung mga nilaseto sa kanya? So, binigay na sa amin si Biscuit, guys. Then, kasama yung mga billing and yung findings, result ng findings and prescription for baby. So, ito yung mataas sa kanya to, sa result. I think kung makikita nyo itong ayan, yung may high.
itong AST. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng AST. Pero ito yung sinabi kanina na Ethan na may mataas na enzyme sa liver niya. Ang cause na dahil sa laging maraming protein or pagkain na protein in, yun. So, 64. Ang normal is 0 to 50. So, high daw siya. Other than that, I think normal naman siya. Everything is normal. Ito lang talaga. So, dapat mapanormal na natin siya by next week. Pag chinek ulit. Nag-run ulit ng test. So, ayan si Ethan guys. Nakapila siya sa mercury drug. Kasi bibili niya yung isang gamot for biscuit na ni prescribe ng doctor. Where's daddy Ethan? Why are you so white? Ano ginawa sa inyo ng doctor, ha? Chinek na yung blood mo? Biscuit? Want to go here? Want to go? So, nabili na ni Ethan yung... Sangobion pala yun? Oo. Oh, ang gulo kasi nung sulat niya. Hindi namin maintindihan. Mabay yung pila nun. Ang daming tao nakikita. So, uwi na tayo. Are we going home?